Masarap sa pakiramdam kapag natagpuan mo ang pag-ibig na siyang matagal mo nang hinahangad. Yung unang pag-ibig na akala mong wala nang katapusan. Yung taong kumukumpleto sa araw mo at nagbibigay ng ngiti sa mga labi mo. Yung taong handa mong iharap sa altar at pangangakuang habang buhay mong pagsisilbihan at makakasama sa hirap man o ginhawa. Ngunit paano kung ang una mong pag-ibig na siyang nagparamdam sa iyo nito ay siya rin palang dahilan na ikakasira ng buhay mo? Ang akala mong panghabang buhay na ay saglit na panahon lang pala. Paano mo haharapin ito? Ipaglalaban mo pa rin ba ito para sa pag-ibig na pangarap mo o ikaw mismo ang tatapos nito? Ako si Julio Crisostomo, o mas kilala sa tawag dito sa amin na Tay Julio. 67 anyos na sa kasalukuyan. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong dekada 70, noong bantog pa ang aking pangalan bilang dakilang manunugis ng sigbin at aswang. Bago ko ibahagi ang aking karanasan, ay nais ko kayong batiin ng mapagpalang araw, Karine at Sir Froy. Naway pagpalain kayo ng may kapal na nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Ganon din sa inyong mga tagapakinig at tagahanga dito sa inyong pinaghirapang YouTube channel na ang Mandalakbay. Hindi sa pagmamayabang, Karine, ay kilala ako sa amin noon magpasa hanggang ngayon bilang isang magiting na manunugis. Marami ring dumadayo sa amin na ako ang hinahanap, lalo kapag may mga nasalanta ng mga mabangis na aswang. Dahil sa buhay ko din ang nakasalalay doon bilang isang manunugis ay nagpapabayad ako. Hindi naman kalakihan ang singil ko, ngunit sapat na yon upang may makain para sa pang-araw-araw. Malaki rin kasi ang tulong ng kinikita ko pang-abot sa aking mga magulang noon na nirarayuman na. Ako lang din kasi ang inaasahan nila dahil ang iisa kong kapatid na babae ay maaga ring nag-asawa at nagkaanak, kung minsan ay nag-aabot rin ako sa kanila ng kanyang asawa. Maraming mga rebelde sa mga bulubunduking bahagi ng aming lugar, kaya todo rin ang pag-iingat kapag naglalakad sa daan, lalo na kapag gabi. Napapabalita din kasi ng mga panahong yon ang mga napapaslang umano ng mga aswang. Natatagpuan na lamang sila kinaumagahan sa matatalahib o matatarik na lugar. Hindi lang mga rebelde ang kinakatakutan dahil dumagdag pa ang mga salot na aswang. Marami rin naman kasi ang tulad ko ng mga panahong yon na binabayaran upang manugis ng mga kakaibang nilalang. Maliban kasi sa mga aswang, ay tinutugis rin namin ang mga mambabarang at mga mangkukulam na walang ginawang kabutihan kundi ang maminsala sa bayan. Sa ganoong kalakaran kami namuhay, maliman sa tingin ng iba, ngunit malaki ang naitutulong nun upang maitaguyod namin ang aming pamilya. Isa pa ay buhay rin namin ang taya kapag may mga nagbayad sa amin na siyang sinasalanta ng mga ganong nilalang. Tulad na lamang ng minsang may dumayo sa amin na tawagin na lamang nating Tino. Nais daw niyang magbayad ng malaking halaga. Mapatay ko lamang ang bumarang sa kanyang anak. Sa tindig pa lang kasi nito, ay kitang-kitang nagmula ito sa marangyang pamumuhay. Nagmula pa raw ito sa hilagang parte dito sa aming lugar. Ako talaga yung dinayo niya sa amin dahil may nakapagsabi umano sa kanya na kung balak niyang gumanti, ay ako ang siyang may kakayahan. Ikaw ba yung sinasabi nilang bantog na manunugis? Ikaw ba si Julio Crisostomo? Bakit mo ako hinahanap? May papatugis ka ba? Ako nga si Julio.
Ako ang hinahanap mo. Nakikiusap ako sa iyo, Julio. Matagal na panahon ko nang pinag-isipan ang bagay na ito. Marami na rin ako napuntahang mga manunugis at lahat sila palpak. Nais kong ipaghiganti ang anak kong pinatay ng mga walangyang mambabarang na yon. Kung may kakayahan kang tugusin at paslangin kung sino man yon, ay tunay kang magaling. At tungkol naman sa bayad, ay walang problema. Kaya ko magbigay kahit magkano. Basta magawa mo lang ang pinapagawa ko. Kung tugisin lang at patayin ang nilalang na yon, ay wala namang problema sa akin. Lalo kapag buo ang bayan. Kung gusto mo sa susunod na araw, uumpisahan ko ng kilalanin ang may kagagawan nun. Ituro mo lamang sa akin ang puntod kung saan inilibing ang anak mo. Nang sa ganun ay mabilis kong matutunton ang may kagagawan nito sa kanya. Napangiti at napayakap pa sa akin ang lalaki. Sa tingin ko'y mas matanda lang ito sa akin ng ilang taon. Hindi nito alam na mas nagagalak akong gawin ng bagay na yon, lalo pa't buo at malaki-laki ang ibabayad niya. Pinangakuan niya rin ako ng 3 bareta ng ginto at 100 piso, matukoy at mapaslang ko lamang kung sino ang may kagagawan nun sa kanyang anak. Sa mga panahon kasing yun, ay malaking halaga na kapag nakahawak ka ng 100-daang pera. Sa katunayan niyan, ay sinasahod ng aking ama sa bukid noon kapag nagtatrabaho ay 25 hanggang 50 sentimo lamang sa buong araw nitong pagkayod. Kaya namilog ang aking mga mata nang marinig ko ang ipinangako niyang yun. Noon lang din kasi ako makakatanggap ng ganong kalaking halaga kapag nagkataon, samahan pa ng ginto. Agad ko ngang tinanggap ang alok nito. Pasipul-sipul pa akong naglakad pauwi. Nais ko kasing ipaalam sa aking mga magulang ang pinag-usapan namin ni Tino, maging ang pagpayag ko sa gusto nito, kapalit ng malaking halaga. Pagkarating ko sa bahay, ay agad ko ngang kinausap si Nanay Sita. Noong unay, may pagtutol pa ito. Dahil nag-aalala ito lagi sa akin, sinabi ko naman sa kanya na mag-iingat ako upang hindi na ito mabahala pa. Hulya, anak! Sigurado ka ba sa pasya mong yan? Alam naman namin ng ama mo na magaling kang manugis, ngunit tila yata napakadelikado ng kaharapin mo na yan. Kung yung mga napuntahan na nga niyang mga manggagamot ay hindi magawang mapaslang ang nasabing nila lang eh, ikaw pa kaya? Tandaan mong walang katumbas na halaga ang buhay ng isang tao dahil basta pera ka kaya ka ba pumayag? Nay, hindi lang po para sa pera ito. Para rin ho sa inyo kung bakit ako pumayag. Isipin niyo kung mapagtatagumpayan ko ang misyon na ito tapos nakuha ko ang buong bayad, may papagawa ko ng bahay natin. Sus, Mariosep na bata ka. Ikaw ang bahala. Basta't hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo. Eh, mabuti sana kung aswang-aswang lang yan. Pero mambabarang yan, anak. Lubhang napakadelikado niyan. Sa sinabing yon ni Nanay, ay mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong gawin ito. May prinsipyo kasi akong kapag may hindi naniniwala o bibilib sa akin, ay mas gugustuhin kong suungin kung ano man yun. Naiintindihan ko naman siya kung bakit ayaw niya akong gawin yun dahil anak niya ako at nag-aalala lamang siya para sa akin. Isa pa'y kampante naman ako na hindi ako pababayaan ng mutya ng langka na tangan ko. Nakuha ko ito nang minsang pumunta ako sa bukid upang manguha ng bunga ng langka at ibenta sa bayan. Saktong araw ng Biyernes yun sa pagkakatanda ko. Habang nangunguha, ay naagaw ng pansin ko ang isang bunga noon. Itim na itim ang balat nito at namumukod tanging bunga sa isang malaking puno. Sa pag-aakalang,
hindi ko mapapakinabangan ang punong yon dahil nga nag-iisa lamang ang bunga niya at itim pa, ay binalak ko itong putulin para sana gawing uling at maipagpalit sa bayan. Nang mga sandaling iitaking ko na ang punong yon, ay nagulat ako dahil sa kakaiba ang tigas nito. Yung bang parang napakakunat, ni hindi nga nagagalusan ang balat nito kahit ilang ulit ko nang pag-iitakin. Dahil sa inis ko noon, ay yung itim na bunga niya ang siyang napagbalingan ko ng pansin at pinagtataga. Makailang ulit ko yung pinagtataga hanggang sa magkapira-piraso. Namangha pa ako noong una dahil kahit itim ang balat nito na parang sa nabubulok, ay napakaganda pa rin ng laman. Napamaang pa ako nang may matamaan ako mula roon. Parang may matigas na bagay dahil tumalbog pa ang aking itak. Nang kilatisin ko kung ano yon, ay doon ko napagtantong isa yung buto ng langka. Makinis yon at parang nagkukulay bahaghari kapag natatamaan ng sikat ng araw. Ay, ano naman kaya to? Bato na nasa loob ng langka? Bah, parang katulad dito ng mutya ni Mang Tiburcio ah. Hindi kaya isa din itong mutya? Sa isipin yun, ay agad akong tumayo. Pinahiran ko pa ng laylayan ng aking damit ang butong yun, saka mabilis na isinilid sa aking bulsa. Hinimas-himas ko pa ang puno ng langka na siyang pinagtataga ko nun, saka pabulong na humingi ng paumanhin dahil sa aking ginawa. Ang akala kong walang silbing punong yun ay siya palang magbibigay ng mutya na magbibigay sa akin ng swerte. Agad ko ngang nilisan ng lugar. Marami din akong nakuhang bunga doon na siyang pinasan ko naman pa uwi. Sakto naman na nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ay nakasalubong ko si Mang Tiburcio, kaya binati ko siya ng magandang hapon. Ipinakita ko rin sa kanya ang nakita kong mutya upang masigurado kung mutya ba talaga yon o normal na buto ng langka lamang. Alay, maswerte ka ngayong araw ah! Bihira lamang magpakita ang mga mutyang katulad niyan sa mga tao. Pinili ka ng mutyang yan na mga laga sa kanya. Ingatan mo yan at gamitin sa mabuti. Napangiti ako sa tinuran ng matanda. Agad akong nagpasalamat sa kanya at mabilis na naglakad pa uwi. Sinunod ko ang sinabi nito noon na pigaan ko yun ng kalamansi upang tingnan kung anong magiging epekto nito. Tatayo daw yun habang umiikot kapag malakas ang gabay nito. Namangha pa ako nang simulan ko ng pigaan yon ng kalamansi. Wala pang ilang segundo nang bigla yung tumayo at nagpaikot-ikot na parang trumpo. Doon ko napagtanto na malakas ngang talaga ang gabay na tanga nito. Binabad ko muna yon sa kalamansi. Sa isip ko kasi noon, tulad ng mga naririnig kong sabi-sabi ng mga kakilala kong antingero, ay mas lalakas yon kapag nakababad sa katas ng kalamansi. Iniwan ko muna yon sa mesa at agad na nagbihis upang tumungo sa bayan at ipagpalit ang mga naani kong bunga ng langka. Habang naglalakad noon, ay may nakasalubong akong isang babae. Unang kita ko palang sa kanya ay malakas na ang dating nito sa akin. Para nitong binabato-balani ang aking paningin na ayaw nang umalis sa pagkakatitig sa kanya. Nang hapon kasing yun, ay malapit na ako sa bayan kung saan ko siya natagpuan. Hindi ko na namalayan ang paglapit nito sa akin at pag-abot ng kanyang kamay, tanda ng pagpapakilala. Sa sobrang pagkahanga ko sa kanya, ay natuod ako at natulala sa taglay niyang kariktan. Bumalik na lamang ako sa aking wisyo nang magsalita ito. Parang musika sa aking pandinig ang boses nito dahil sa napakalamyos noon at napakalamig sa pandinig.
hindi ko namalayan na dahil sa matagal ko palang pagkakatitig sa kanya, ay nabitawan ko na ang pasan-pasan kong sako na naglalaman ng langka. Ginoo? Bakit ganyan ka kumakatitig? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Wala to. Nabighani ako sa taglay mong ganda. Para kang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Eh, naku, ano ka ba, Julio? Ano ba itong pinagsasabi mo? Nakakahiya sa kanya. Napakamot na lamang ako sa ulo nang mapagtanto ang aking pinagsasabi sa kanya. Wala sa kamalayan ko na mga sandaling yon dahil sa tunay akong nahumaling sa kanya ay hindi ko na naisip pa ang aking sasabihin. Hininaan ko pa ang huli kong sinabi dahil naiinis ako sa sarili ko noon. Napangiti naman siya at nagpakilala sa akin. Sinabi pa niya na baka raw binobola ko lang siya. Agad ko namang iniabot ang kamay nito at nagpakilala na rin. Nang mga sandaling yon ay para ba itong nagmamadali. Sa pagkakatanda ko'y malapit nang lumubog ang araw. Nagpaalam ito sa akin at nagpahabol pa ako sa kanya ng sigaw na sana'y magkita pa kaming muli. Nang hindi na siya maabot ng aking paningin, ay muli kong kinuha ang sakong naglalaman ng langka. Pasipul-sipul pa ako habang pasan-pasan yun. Ni hindi ko na inalintana na lubhang napakadelikado pala kapag naabutan ako ng dilim sa daan pauwi. Ang sa akin lang noon ay masaya ako dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Noon ko ding nalaman na umiibig ako sa unang pagtingin sa kanya. Nang makarating na ako sa bayan ng mga panahong yun, ay mabilis kong dinala yon sa suki kong kumukuha sa akin ng langka. Agad kong ang kinuha ang bayad at bumili ng sariwang isda at sangkap sa pagluluto katulad ng bawang at sibuyas. Bumili na rin ako ng 2 gatang na bigas upang may sasaingin kami sa susunod na araw, saka binaybay ang daan pauwi. Ngunit habang naglalakad sa matarik at makipot na daan, ay tuluyan na ngang nagtakip silim. Sakto naman na wala akong dalang pang-ilaw sa daan dahil nga sa pag-aakalang hindi ako gagabihin pa uwi. Hindi naman yun naging hadlang sa akin dahil sanay naman akong maglakad sa dilim. Kabisado ko naman ang daan. Simula kasi na magkarayuma si tatay ay ako na ang pumupunta sa bayan. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay nakakarinig na ako ng mga alulong ng aso. Walang kabahayan sa aking dinadaanan, ngunit sapat na marinig ko yun gawa ng medyo mataas na ang parte ng aking nilalakaran. Nagsipulasan na rin ang mga ibon sa gubat malapit sa aking dinaraanan at nakakarinig na rin ako ng mga kaluskus. Hindi naman ako natakot ng mga sandaling yon dahil sanay na ako sa ganong senaryo. Hindi ko rin kasi inaalis ang itak ko sa aking bewang na nasa kaluban. Kahit saan magpunta ay daladala ko ito. Ako pa talaga tinatakot ng mga dabuhong ito ah. Magpakita lang kayo at tiyak, ilalagay nyo lamang ang mga katawan nyo sa hukay. Pagkaganitong masayang araw ko, huwag niyong sisirain dahil hindi ko kayo sasantuhin. Bulong-bulong ko pa noon habang patuloy sa pagdalakad. Ilang sandali pa ang lumipas, ay nakakarinig na rin ako ng malalaking pakpak na pumapagaspas at kasabay noon ang pag-atungal ng nakakakilabot sa pandinig. Alam kong may aswang at ako ang kanyang sinusundan. Hinanda ko ang aking sarili at kinuha ang itak sa kaluban. Hinawakan ko ito ng mabuti at pinakiramdaman ng paligid. Sa pagkakataong yun ay narinig kong palapit ng palapit sa direksyon ko ang kaluskusan ng mga dahon. Noon lang din ako nakaramdam ng pagtatayuan ng aking balahibo sa katawan. Tumigil ako sa paglalakad
at hinigpitan ang pagkakahawak sa itak. Sa isip ko noon ay may maramdaman lang akong nasa malapit ay agad kong pagtatagain. Lumipas ang ilang segundong nasa ganun akong posisyon nang biglang nagulantang ako nang may humawak sa aking braso. Hinila ako nito at dinala sa talahiban. Kung hindi ko maaninag ang mukha nito'y ramdam ko ang malambot nitong kamay na humila noon sa braso ko. Alam kong babae yun. Nawala lang ang pagkabahalang naramdaman ko nang magsalita ito. Huwag kang maingay. Ako to si Clarissa. Marami sila sa paligid. Hindi mo sila kakayaning mag-isa. Huwag kang mag-alala. Dahil maya-maya lang ay lilisan din sila sa lugar na ito. Teka, paanong narito ka? Paano mo nalaman na marami ang mga aswang dito? Di ka ba natatakot sa kanila? Saka bakit ka nandito? Sa pagkakataong yun ay nagtataka na talaga ako kung bakit siya naroon. Ganun pa man ay hindi maalis sa akin ang sayang na darama dahil nakasama ko na naman siyang muli. Yun nga lang, hindi ko maaninag ang mukha niya dahil nga madilim na ang paligid at walang buwan ng gabing yun. Nakontento na lamang ako sa paghawak sa kanyang kamay. Ngunit napahatsing ako nang makaamoy ng hindi kaaya-aya mula sa kanya. Napakabaho noon at parang sa nabubulok na patay na hayop. Nang tinanong niya ako kung bakit ako napahatsing, ay sinabi ko na lamang na biglang nangati ang ilong ko. Ayaw ko namang mailang siya sa akin o di kaya ay lumayo. Ayaw kong punahin na kaya ako napahatsing dahil sa hindi kanais-nais niyang amoy. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi niya sa akin na nakaalis na raw ang mga nilalang na yun. Lumabas ako mula sa pinagkukublihan namin at agad na nagpasalamat sa kanya. Hindi ko na rin isinatinig pa ang mga katanungan na nais kong itanong sa kanya dahil nahalata kong wala naman itong balak sabihin sa akin. Agaran din naman siyang nagpaalam sa akin at kahit gustuhin ko mang ayaw malayo sa kanya ay wala din naman akong magagawa. Noong nagpaalam na siya, ay agad ko namang inayos ang sarili at nagpatuloy sa pagdalakad upang makauwi. Alam kong nag-aalala na ang aking mga magulang ng gabing yun dahil palalim na ang gabi ngunit wala pa ako. Pagkarating ko nga sa bahay ay pangiti-ngiti ko pang sinalubong si nanay. Ngunit mababanaag sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Agad akong dumiretso sa kusina at niluto ang nabili ko. Pagkaluto ay agad ko namang niyaya silang kumain. Doon rin nagsimulang araw-araw na kaming nagkikita ni Clarissa. Inilihim ko muna ito sa aking mga magulang ang tungkol doon. Saka ko na labang sasabihin sa kanila kapag kami na ni Clarissa. Ngunit ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit sa kagubatan o di kaya ay sa bukid kami lagi nagkikita. Makailang beses ko pa nga siyang niyayang tumungo sa bayan. Ngunit ayaw niyang pumunta roon na hindi ko naman inalam pa kung bakit. Sapat na kasi sa akin noon na makita at makasama siya. Para bang siya ang bumubuo lagi ng araw ko. Kulang kapag hindi ko siya nakikita. Nilagyan ko rin ng tali ang mutya ng buto ng langka. Ginawa ko yung kwintas nang sa ganun ay lagi ko itong daladala kahit saan man ako magtungo. Pagkalipas ng ilang araw ay madalas nga akong sinuswerte. Mas naging agresibo rin ako sa pakikipagdigma sa mga aswang maging sa mga alalay nitong mga sigbin. Yung bang napakabilis ko at ilang metro pa lamang sila sa akin ay ramdam ko na agad ang kanilang presensya. Kaya nakakapaghanda ka agad ako. Nababasa ko rin ang laman ng kanilang isip kung ano ang susunod nilang gagawing balak sa akin. Nang mga panahong yun ay napapadalas din ang pag-ani ko ng mga langka
at ilan pang mga dinagdag kong mga pananim sa aming lote. Kaya masasabi kong swerte nga ang mutiang tangan ko. Ngunit hindi mapantayan ang sayang naramdaman ko noon nang makamtan ko ang isang napakatamis na oo mula kay Clarissa. Naging kami nga noon, Karine. Tinanggap ko ang lahat-lahat sa kanya sa kabila ng napakabaho nitong amoy at ulilang lubos ayon na rin sa sinabi nito sa akin. Yun nga lang at ayaw pa niyang ipakilala ko siya sa aking mga magulang dahil hindi pa raw siya handa. Sa paglipas ng panahon ay tuloy-tuloy ang swerte kong natamo hanggang sa dumating na nga sa puntong nagpapabayad na ako upang manugis ng mga aswang at dumating nga si Tino. Dalawang araw pang lumipas ay muling nagtungo sa bahay si Tino. Yun din kasi ang araw na sinabi ko sa kanya upang tumungo kami sa puntod ng kanyang anak na nabarang. Ang ipinagtataka ko pa ng mga panahong yun ay noong nagpaalam ako kay Clarissa ay parang may pagdadalawang isip itong payagan ako na hindi naman ito dating ginagawa. Ngunit buo na ang aking pasya ng mga panahong yun. Sayang din kasi ang ibabayad sa akin ni Tino kung sakaling ayawan ko ito. Malaki-laki rin yun at may papaayos ko na ang aming bahay. Bagamat napapabalitang maraming mga buntis at iilang residenteng malapit sa amin ang napapaslang umano ng aswang, ay hindi ko na yon binigyang pansin pa. Wala rin kasi sa bokobularyo ko ang salitang sumuko at matakot. Nang mga panahong yon na naroon kami sa puntod ng kanyang anak, ay ramdam ko na agad ang naguumapaw na presensya ng kasamaan. Ilang buwan na rin umanong naililibing yon at alam kong naaagnas na yon. Nang mabungkal namin ang puntod nito, ay halos maduwal pa ako sa napakabahong amoy noon. Inuuud na rin ito at naaagnas na. Biglang sumagi sa isip ko ang amoy ni Clarissa. Ganun na ganun yon. Nagtataka ako kung bakit parehas ang amoy niya sa bangkay ng anak ni Tino, gayong buhay pa ito. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon dahil naguumapaw ang pagmamahal ko para sa kanya. Pinikit ko ang aking mga mata at nagbanggit ng mga orasyon. Tinawag ko ang presensya ng mamabarang na gumawa noon sa kanya at pinasapi sa bangkay. Nang maramdaman ko ang presensya nito, ay muli akong nagbanggit ng orasyong pamako kung saan hindi siya makakapag-aklas o makakagamit ng kahit anumang mahika laban sa akin. Sasagot lamang siya sa katanungan ko at hindi makakagalaw ang kanyang katawan. Bakit mo nagawa sa batang ito? Ano ang iyong pangalan, ha? Ano ang kasalanan ng batang ito? At bakit mo siya dinamay? Napakawala mong puso. Gusto mong ibalik ko sa iyo ang ginawa mo sa kanya? Sino ka sa tingin mo para sabihin ko sa iyong dahilan? Wala kang alam sa alitan namin ng pamilyang yan, kaya labas ka sa gulo namin. At kung sa tingin mo ay natatakot ako sa iyo, pwes, para malaman mo, hindi! Pagsisisihan mo kung bakit ka pumasok sa gulong ito, sana hindi ka na lamang nangialam pa! Gamit ang aking daliri, ay agad kong pinektusan ang noo ng bangkay ng bata. Doon ay narinig ko kung paano umungol ang nilalang na sumanib sa kanya. Alam kong iniinda niya noon ang sakit at pilit lamang itong ipinakitang hindi ito natatakot sa akin. Nakaramdam din kasi ako ng isa pang presensya sa katauhan nito, ngunit hindi ko lang matukoy kung ano. Makailang beses ko pa siyang tinanong kung bakit niya yung ginawa sa bata. Nagmatigas ito kaya wala na nga akong nagawa pa kundi ang kunin ang kakayahan nito bilang isang mambabarang. Mabilis ko lamang nagawa yon dahil sanay na ako sa ganoong bagay.
binalik ko rin sa kanya ang kanyang ginawa sa bata upang hindi na ito makapangbiktima pang muli. Kinapa ko rin ang mutya kong kwintas kung mainit pa rin ba ito, ngunit hindi na. Tanda na tuluyan ko nang natalo ang mambabarang na yon. Pagkatapos noon, ay agad naman naming inilibing muli ang bangkay ng bata at saka ko yun inalayan ng dasal upang makatawid na sa kabilang buhay ang kaluluwa nito. Noong tumungo na kami sa bahay ni Tino, ay doon muna ako nito pinatulog. Sa pagkakataong yon, ay maghahating gabi na rin. Isa pa, ay sinisigurado ko rin ang kaligtasan niya dahil baka siya ang balikan ng angkan ng mambabarang na yon. Hindi ko rin kasi muna kinuha ang bayad niya sa akin hanggat hindi ko pa nasisigurong tapos na ang laban. Ayaw ko naman kasing may masabing hindi maganda ang mga nagpagawa sa akin ng ganon. Habang namamahinga, ay nagulantang na lamang kami nang biglang may bumagsak na malaking bagay sa bubungan. Alam ko kung ano yon dahil sa gabing yon ay napakaalinsangan. Senyales na may aswang na umaaligid sa paligid. Hindi ko na muna sinabi kay Tino kung ano ang aking nalalaman upang hindi ito matakot. Sinabi ko sa kanya na ako na ang bahala at maiging isarado na lamang niyang mabuti ang pinto at bintana upang walang makapasok. Agad niya namang ginawa yon at nang masiguradong ayos lang siya roon ay agad na nga akong lumabas. Unang tapak ko pa lang sa baitang ng kanyang hagdan ay nakaramdam na agad ako ng kakaiba. Nakikita ko ang paligid kahit napakadilim ng gabing yon. Dilaw ang paningin ko sa buong paligid kaya't namangha pa ako. Kasabay noon ang pag-init ng aking tangang mutya. Para yung apoy na nakakabit sa aking liig, ngunit kamangha-manghang hindi ako napapaso. Binilang ko kung ilang aswang ang naroon. Nasa lima rin yon kaya't napangiti ako dahil muli ay mapapalaban na naman ako. Nasasagap ko rin kasi na galing sa matataas na uri ng mga aswang ang naroon dahil sa malalakas ang presensya ng mga ito kumpara sa una kong mga nakalaban. Hindi naman ako nakaramdam ng kaba dahil kung tutuusin ay madali lang para sa akin ang kalabani ng mga ito. Isa pa ay gusto ko rin talaga yung tunay na laban na mapagpapawisan ako. Tulad ng nakagawian, ay nagbigkas ako ng mga orasyong pamako. Pagkabigkas, ay nakita kong pilit na gumagalaw ang mga yon, ngunit hindi nila magawa-gawa. Hinawakan ko ang aking itak at mabilis na tinungo ang direksyon ng isa. Agad ko itong tinaga at makatatlong beses ko pang gawin yon, hanggang sa maputol ang ulo nito. Isa yung asbo dahil sa nag-anyong malaking aso ito. Napangiti ako nang marinig ang pag-angil ng apat na animoy galit na galit, ngunit wala naman silang magawa upang tulungan ang isa nilang kasama na nooy naputulan ko na ng ulo. Ay, akala ko naman malalakas kayo. Akala ko'y mapapalaban at pagpapawisan ako. Pero tulad ng iba, mahihina din kayo. Pagpasensyahan tayo ha. Pero ngayong gabi, matatapos ang buhay ninyo. Yun ay kung hindi nyo sasabihin sa akin kung sino nag-utos sa inyong pumunta dito. Makakaalis lang kayo ng buhay kapag sinabi nyo sa akin kung sino yun. Sa pagkakataong yun ay walang gustong magsalita. Puro pag-angil lamang ang naririnig ko mula sa kanila. Hinabaan ko pa ang aking pasensya at naghintay ng ilan pang sandali. Baka ako may magsalita sa kanila, ngunit wala. Biglang naginit ang aking katawan at walang pagdadalawang isip na pinagtataga ko pa ang tatlo sa kanila. Nang isa na lang ang natira at yun nga ang nasa bubong ay agad akong lumapit dito.
Bagamat may hagdan at silong ang bahay ni Tino ay hindi naman yon kataasan. Umakyat ako mula sa puno at tumalon sa bubungan nito. Doon ay kamuntikan pa akong bumagsak sa lupa dahil nakawala ito sa inilagay kong orasyong pamako. Aba, itong gusto ko eh, hindi mahina. Kung ganon, halika dito at sa bakuran tayo ni Tino magkasubukan. Nang sa ganon, ay makita natin kung sino mananalo sa atin. Kung tunay ka malakas, ipakita mo sa akin. Hindi ka tulad ng mga kasama mong nakakawalang gana. Pagkasabi nun, ay napangisi pa ako nang bigla na lamang siyang tumalon sa bakuran. Senyales na tinatanggap nito ang hamon ko sa kanya. Muli akong tumalon sa kahoy malapit sa bubong at bumaba kung saan siya naroon. Sa pagkakataong yun, ay hindi na ako muli pang gumamit ng orasyong pamako. Gusto ko mapagpawisan noon, kaya itakda lamang ang ginamit ko at syempre yung tangan kong mutya. Nagulat na lamang ako nang bigla ako nitong sinugod. Mabuti na lamang at nakailag ako at yung kaliwang braso ko ang ginamit kong panangga. Nakalmot niya yon, kaya napangisi ako dahil masyado itong agresibo. Bagay na gusto ko naman dahil nga sa gusto ko ring mapagpawisan ng gabing yon. Umangil pa ito na halatang inaasar ako. Muli sana ako nitong sasakmalin, ngunit naunahan ko ito. Gamit ang itak ay sinalubong ko ang bunganga nito, kaya diretsyong nabiyak yon. Agad kong ang binalik sa kaluban ang itak kong hawak nang mapagtantong wala na itong buhay. Sinipa-sipa ko pa ang katawan nitong nakahilata sa lupa. Akala ko pa naman malakas ang isang ito. Puro yabang lang pala. Ayan, sama-sama kayong pumunta dito kaya sama-sama rin kayo mapupunta sa impyerno. Malalaman ko rin kung sino may lakas na loob na nag-utos sa inyo na gawin ito. Malalaman ko rin kung sino. Pagkasabi nun, ay agad kong tinipon sa bakuran ni Tino ang bangkay nila. Pinakuha ko rin ang posporo at gaas si Tino upang sunugin ang mga bangkay nun. Pagkatapos ay agad rin akong nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpaalam na ako sa kanya. Kumuha lang ako ng sapat na pera sa kanya para sa unang gabi at araw na serbisyo ko sa kanya. Hindi ko na muna kinuhang lahat dahil hindi ko pa napapaslang ang may pakana ng lahat. Nagumpisa na nga akong maglakad pa uwi. Kalahating araw din kasi ang babagtasin ko bago makaabot sa bahay. Marami rin siyang pinabaon sa akin na mga pagkain na hindi ko naman tinanggihan dahil nga kakailanganin ko yon sakaling magutom ako sa paglalakad. Magkaganon pa man, ay nagbigkas naman ako ng orasyon sa bahay niya at nag-iwan din ng ilang pangontra sakaling balikan siya ng ilang nilalang noon. Pagkarating ko sa aming bayan, tulad ng nakagawian ay muli akong bumili ng isda at sangkap sa pagluluto. Bumili rin ako ng kalahating sako ng bigas upang matagalan muli ito bago maubos. Hindi lang yon, dahil noong makita ko ang pulang saya ay binili ko rin ito dahil alam kong nababagay yon kay Clarissa. Nagagalak na rin kasi akong makita siya. Isang araw pa lang kaming hindi nagkikita ay para bang kay tagal na. Dala ang aking pinamili ay muli kong binaybay ang daan pauwi. Pagkarating ko sa bahay ay bumungad muli sa akin ang nag-aalalang mukha ng aking mga magulang. Ang paalam ko kasi noon sa kanila ay uuwi ako ng hapong yun. Ngunit dahil nga sa inibangan ko ang paghihiganti ng mga aswang kay Tino ay doon na ako nakatulog. Hulyo! Bakit ngayon ka lang, anak? Alam mo bang hindi kami nakatulog ng ama mo kagabi dahil sa pag-aalala sa iyo? Paano kung isang araw matagpuan ka na lamang dyan sa tabi-tabi? Nawakwak na ang sigmura! Diyos kong bata ka! Sinabi ko sa'yo huwag kang tumanggap ng magpapatugis na yan eh dahil kapahamakan lamang ang idudulot niya sa iyo! Nay naman,
Wala naman hong nangyari sa akin masama eh. Tsaka tingnan nyo ho, ito ako, buhay na buhay. Eh pagpasensya nyo na kung hindi ako nakauwi kasi may tinapos ako. Pero ayos na ho. Bangako ho, hindi ako mapapahamak. Para naman hong hindi nyo pa ako kilala eh. Si Julio yata ito. Isang mabagsik na manunugis ng aswang. Napapailing na nga lamang si nanay sa sinabi kong yun. Tinapik ko naman ang balikat nito, saka maiging tinungo ang kusina upang maipagluto na sila ng makakain. Balak ko rin kasi noon na dalhan ng pagkain si Clarissa at ipatikim sa kanya ang luto ko, kaya dinamihan ko na yun. Pagkatapos naming mananghalian ay nagpaalam muna ako sa kanila na tutungo ako sa bukid upang bisitahin ang mga pananim namin doon. Yun na lamang ang sinabi ko dahil nga lihim namin noon ni Clarissa ang aming relasyon. Mag-aalas dos na yon ng hapon. Dala ng aking pasalubong na pulang saya at pagkain sa kanya ay masaya kong nilisan ng bahay. Gusto ko kasing isurpresa siya ng mga dala kong yon. Ngunit lingid sa aking kaalaman ay ako pala ang masusurpresa ng araw na yon. May nakasalubong kasi akong dalawang kalalakihan habang patungo ako sa gubat kung saan ko balak katagpuin si Clarissa. Binati ko pa sila ng magandang hapon, ngunit wala man lang akong nakuhang sagot mula sa kanila. Hindi ko rin kasi masyadong maaninag ang mga mukha ng mga ito. Dahil bukod sa nakasombrero ay nakayuko pa ang mga itong naglalakad. Nagulantang na lamang ako. Nang makalagpas na ako sa kanila, ay may matigas na bagay na dumapo sa aking batok. Agad ko naman yung ikinatumba kasabay noon ang pagkahilo kong naramdaman at pagkawala ng aking malay. Nagising na lamang ako sa isang kubo habang nakagapos ang aking kamay at paa. Nakabusal rin noon ang aking bibig ng tela, kaya kahit anong gawin kong pagpupumiglas at pagsisigaw, ay hindi ko magawa. Ramdam ko rin ang panghihina noon ng aking katawan, maging ang pagkirot ng aking batok dahil sa matigas na bagay na pinampalo roon. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang manahimik at pakiramdaman ng paligid. Wala naman kasi akong mapapala kapag gumalaw pa ako ng gumalaw ng mga sandaling yon, dahil ako lang rin naman ang mahihirapan dahil nga sa mahigpit ang pagkakagapos sa akin. Makailang sandali pa, ay nakarinig ako ng mga yapak patungo sa aking direksyon. Kasabay noon ang pagtatawanan ng mga boses ng mga lalaking papalapit sa akin. Ramdam ko rin ang biglang pag-init ng aking mutya na nooy nasa liig ko pa rin. Senyales na may mga masamang nilalang sa paligid. Nagkunwari na lamang akong tulog ng mga sandaling yon upang akalain nilang hindi pa ako nagigising. Maya-maya pa'y ramdam ko ang pagluwag ng aking tali sa kamay at paa. Hinugot ko ang aking buong lakas at itinulak ang isang lalaking nagpakawala sa akin mula sa pagkakagapos. Noong mga sandali kasing yon ay narinig ko ang usapan nilang dadalhin daw ako sa kanilang pinuno upang gawing panghapunan. Magtatakip silim na rin kasi ng araw na yon, kaya siguro malakas ang presensyang nasasagap ko mula sa kanila. Tunay ngang mga alagad ng dilim ang mga yon, mga aswang. Noong matumba na ang isang lalaking aswang, ay nakita ko kung paano nagulat ang isa pa nitong kasama. Pero maya-maya pa'y nagpalit rin ito ng anyo bilang isang malaking baboy ramo. Isa yung bangkilan at nang makabawi ang itinulak ko ay ganun rin ang kanyang ginawa. Tila yata ginawa pa akong bihag ng mga yun upang gawin nilang panglaman sa kanilang sikmura. Sa isip-isip ko ng mga panahong yun ay bahala na. Basta lalaban ako ng patayan, wag lamang akong mapatay ng mga aswang. Marami pa kasi akong pangarap lalo na nang maisip ko si Clarissa at ang mga pangarap namin para sa hinaharap.
Pinangako ko kasi sa sarili kong siya na ang babaeng hiharap ko sa altar at magiging ina ng aking mga anak. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid at naghanap ng bagay na pwede kong gamitin laban sa kanila. Sakto namang nakita ko ang aking itak na nooy nasa maliit na lamisita. Malapit sa kung saan nila ako ginapos, agad ko namang yung kinuha at saktong sinugod ako ng dalawang bangkilan. Nang aabutin ko na sana ang itak, ay napaaray pa ako dahil nasakmal na ako ng isa sa aking binti. Nagpagulong-gulong pa kaming dalawa sa lupa at pilit kong inilalayo ang kanyang bunganga sa akin gamit ang kanan kong kamay. Sakto namang dudumugin sana ako ng isa pang bangkilan ay naabot ko ang itak gamit ang kaliwa kong kamay at agad kong isinalubong yun sa kanya. Tumama yun sa liig niya kaya tumalimsik ang dugo sa amin ng isa pang bangkilan na nooy pilit pumapalag sa aking pagkapigil sa kanya. Naglalaway na yun ng sobra at handa na akong lantakan, ngunit wala sa bukabularyo ko ang magpatalo. Nang makatsyempo ay binaligtad ko ang aming posisyon. Ako ang pumaibabaw sa kanya. At nang mahugot ang itak sa leeg ng isa, ay walang habas ko siyang pinagtataga na siya namang agarang pagkawala ng buhay nito. Pinahinga ko muna ang sarili ko at pumunit sa damit ng isang bangkilan. At yun ang ginamit ko upang pangbenda sa sugat na natamu ko mula sa pagkakasakmal sa akin ng isang bangkilan. Masakit yun, ngunit hindi ko na ininda pa yun sa pagnanais na makataakas roon, lalo't na mga panahong yun ay nakakarinig na ako ng iilang mga pag-angil mula sa labas ng kubo. Makailang sandali pa, ay muling nakarinig ako ng mga yapak at mga pag-angil papalapit sa kubo. Sakto namang may bintana sa bandang likod roon. Kaya kahit masakit ang aking binti, ay pinilit kong lumabas roon. Matatalahib ang likod noon, kaya doon muna ako nagtago. Iniwasan ko rin ang makagawa ng ingay dahil alam kong matalas ang pandinig nila kapag ganoong nasaan yung aswang sila. Nakalimutan kong malakas rin pala ang pang-amoy nila kaya hindi na ako nakaporma pa nang mula sa likuran ay may dumagit sa akin na isang manananggal. Papalagpas sana ako ngunit hindi ko na ginawa pa dahil napakataas na ng lipad noon. Kung gagawin ko mang mapatay yon ay siguradong damay rin ako dahil sa taas ng babagsakan namin ay tiyak bali-bali ang buto ko. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang hintaying ibaba ako nito sa kung saan man ako nito nais dalhin. Ganon na lamang ang panlulumo ko. Noong ibinaba ako nito, doon mismo sa kutan nila kung saan doon ako iginapos. May malaking suluroon na pinapaikutan ng iba't ibang uri ng aswang. Nagsasasayaw sila kasabay ng paghampas ng tambol na animoy isang kulto na gumagawa ng pag-aalay sa sinasamba nilang Diyos. Hindi nga ako nagkamali dahil nang ibaba ako roon ay mas lalong naging maligalig ang kanilang ginagawang pagsasayaw. Matatalim rin ang tingin na ipinupukol nila sa akin na animoy binabalatan ako ng buhay. Meron pang naglalaway at mapupulang mga mata. Sa isip ko noon ay paano ko malalabanan ang isang buong angkan ng mga aswang na yon. Kung makakaligtas man ako roon ay paniguradong suntok sa buwan. Diyos ko, tulungan mo po ako. Huwag mo po sanang hayaang dito ako mag-alay ng hiram kong buhay sa iyo. Pangako, kapag nakaligtas ako dito ay titigil na ako sa ginagawa ko. Ay, kung nakinig lang sana ako kay nanay, hindi sana mangyayari ito. Wala na akong pakialam kung narinig man nila ang sinabi kong yun.
Ang sa akin lang noon ay sana makaligtas ako mula sa kanila. Pihadong pinaghintay ko si Clarissa sa aming tagpuan at sigurado rin akong nag-aalala na si nanay at tatay sa akin. Nang mga sandaling palalim na ang gabi ay doon ako nakaramdam ng takot. Tila yata nilunok ko ang prinsipyo kong wala sa bokabularyo ko ang salitang suko at takot. Ngunit na mga sandaling nakapako ang mutya sa aking liig, ay doon na ako nagkaroon ng pag-asa. Alam ko makakaligtas ako sa mga yon dahil sa may tiwala ako sa mutya kong yon na hindi ako nito pababayaang malagay sa alanganin. Sa dami na rin kasing pinagdaanan kong laban ay lagi kong kasangga ito, kaya kampante akong hindi ako nito bibiguin. Makalipas ang ilang minutong nasa ganon akong senaryo ay nagulantang ako nang makita ang isang malapit na tao sa akin. Yung taong unang nagpatibok ng pihikan kong puso, yung taong nagbibigay sa akin ng dahilan upang maging masaya at lumaban sa buhay. Clarissa? Ikaw? Paanong? Ano to, Clarissa? Anong ginagawa mo dito? Sinaktan ka ba nila, ha? Ay, ikaw pala, Julio mahal. Kumusta ka? Masakit ba ang pagkakagapos ng mga alagad ko sa'yo? Kung tutuusin, kulang pa yan. Kulang pa yan sa ginawa mong pagpaslang sa aking ina. Hindi sana tayo aabot sa ganito kung hindi ka na nakisali pa sa alitan namin. Ano bang pinagsasabi mo, Clarissa? Anong tungkol sa iyong ina? At anong alitan? Teka, hindi kita maintindihan. Humalakhak pa ito ng makailang beses bago sabihin sa akin ang lahat. Sila pala ng kanyang ina ang may pakana kung bakit namatay ang anak ni Tino. Ang ina rin pala niya ang siyang mambabarang na may lahing manananggal. Kaya pala bukod sa presensya ng mambabarang noon na naramdaman ko noong pinasanib ko ito sa bangkay na anak ni Tino, ay may kakaiba pa akong masamang presensyang naramdaman dahil isa rin pala itong aswang na manananggal. Sinabi rin niya sa akin na hindi totoong mahal niya ako. Simula noon pala ay pinapaikot lang niya ako sa palad niya at niminsan ay hindi niya ako minahal. Ginamit lang raw niya ako upang may pangpondo siya sakaling mawalan sila ng mabibiktima. Kaya pala kakaiba ang amoy niya dahil sa may lahi pala siyang aswang. Hindi lang din ako ang kanyang nabiktima dahil marami pang iba. Nagkataon lang daw na nagugutom na siya at ako ang napagdiskitehan niya. Lalo't may galit pala siya sa akin dahil napaslang ko ang kanyang ina. Siya rin umano ang nag-utos sa lima pang aswang na sumalakay sa bahay ni Tino upang sana patayin ito para makapaghiganti. Walang yaka, Clarissa. Pinaasa mo lang ako. Marami pa naman akong plano para sa atin. Marami pa akong pangarap para buuin nating pamilya. Pero pinagmukha mo lang pala akong tanga. Dati pa man, ay alam ko nang may kakaiba sa'yo. Ngunit hindi ko na binigyan pa ng pansin dahil mahal kita. Pero ngayon, nakakasuklam ka. Papatayin din kitang hayop ka! O bakit? Parang kasalanan ka pa? Ha? Kasalanan mo yon dahil napakatanga mo! Ngayon, ipanglalaman na lamang kita sa aking sikmura. Siguradong mabubusog ako sa'yo at may paghihiganti ko na rin ang ina kong pinatay mo! Labanan mo ako ng patas kung tunay kang matapang. Huwag kang magtago sa likod ng mga kauri mo. Kung tunay ngang ikaw ang namumuno sa kanila, ay ipakita mo kung anong kaya mo upang protektahan sila. Pangil sa itak at aswang laban sa normal. Sa sinabi kong yon, ay may iilan sa angkan niya ang sumang-ayon. Nagsigawan din sila na tama ang tinuran ko. Doon ay napangiti ako
kasabay ng pighating naramdaman ko. Ang akala kong wagas na pagmamahalan namin ay isang huwad pala. Ang akala kong tunay na pag-ibig ay pangloloko lang. Sobrang sakit noon para sa akin at sa pagkakataong yon ay buo na ang pasya kong tatapusin ko siya. Magsitigil kayo! Tahimik! Sige, kung yan ang gusto mo ay pagbibigyan kita, Julio. Total, gusto rin naman kitang maibaon sa hukay dahil sa ginawa mo kay ina. Papatayin kita! Pagkasigaw niya noon, ay agad na itong nagpalit ng anyo bilang isang manananggal. Nahati ang katawan nito sa dalawa sa harap ko mismo. Tinubuan din ito ng mahigit isang dipang pakpak na parang sa paniki sa magkabila nitong balikat. Kumulubot rin ang balat nito at tinubuan ito ng mga pangil sa kanyang bibig. Nagsihabaan din ang itim nitong kuko at napakatalim nun. Maging ang kanyang buhok ay bumuhaghag, idagdag pa ang kanyang nanilisik at namumulang mga mata. Hinanda ko ang aking sarili, ganun din ang hawak kong itak. Pabulong rin akong nanalangin na sana'y may panalo ko ang laban. Pagkasugod niya sa akin ay noong una puro iwas lang ang ginawa ko. Mangilan-ngilan rin niya akong natatamaan ng kanyang mga kalmot. Naroong itinataas ako nito sa ere at ibinabagsak sa lupa. Ngunit ng mga sandaling nakaramdam ako ng hapdi, ay doon na nag-init ang aking katawan, ganun rin ang aking mutyang tangan. Para yung isang enerhiyang natutulog at bigla na lamang nagising dahil sa nakaramdam ng sakit. Sa senaryong yun, ay halos lumuwa ang mga mata ng mga aswang na naroon at nanonood sa laban namin ni Clarissa. Kitang-kita kasi nila kung paano kusang humihilom ang sugat na natamo ko mula sa kanyang mga kalmot. Nang bumalik na ang aking lakas, ay hinanda ko na ang aking sarili. Nang makitang papasugod na ito sa akin upang sana'y dagitin ako, ay walang habas kong pinagtataga ang pakpak nito na siya namang ikinaatungal nito nang nakakarindi sa pandinig. Maya-maya pa'y bumagsak ito sa lupa dahil nga sa naputol ang kanyang mga pakpak. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong makabangon at agad kong tinapos ang kanyang buhay. Pinutol ko ang ulo nito at inihagis sa mga kasamahan niyang noon ay tahimik lamang na nakatingin sa aming direksyon at nagitla dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Marahil ay iniisip nila kung paanong ganon kadali ko lamang napabagsak ang kinikilala nilang pinuno. Yan ba? Yan ba ang kinikilala niyong pinuno? Yan ba ang sinasabi niyong kaninang poprotektahan niya kayo? Ang mabuti pa'y hayaan niyo na lamang akong makaalis dito at mamumuhay kayo rito ng matiwasay. Inaasahan ko rin sana hindi na muli kayo mamimiktima ng mga tao dahil ako ang makakalaban ninyo. Papatayin ko ang sino mang makialam sa taong bayan gamit ang mutyang ito. Tandaan niyo yan! Pagkasabi ko noon ay agad ko rin itinaas ang mutya ng buto ng langka kung tangan. Agad naman silang nagsiyuko, tanda na pumapayag sila sa kagustuhan ko. Agad din naman akong umalis sa kuta nila ng mga sandaling yun. Kampante rin akong hindi na sila gagawa ng masama dahil ako mismo ang tatapos sa buhay nila, katulad ng ginawa ko sa kinikilala nilang mag-inang namumuno sa kanila. Tulad ng nakagawian, ay nadatnan kong muli sa bahay ang nag-aalalang mga mukha ng aking mga magulang. Doon ay walang sabi-sabing niyakap ko si nanay at doon humagulgol sa balikat niya. Doon ko inilabas lahat ng sakit, lalo na sa pagkabigo ko sa pag-ibig. Magkaganon pa man, ay masaya ako dahil maaga pa lamang
ay natuklasan ko na ang tunay na pagkatao ni Clarissa. Tulad ng ipinangako ko noong nasa kuta pa lang ako ni na Clarissa, ay itinigil ko na ang panunugis ng mga aswang. Ang mutya ay ginamit ko na lamang na pampaswerte at pamprotekta sa aking mga mahal sa buhay. Pinaayos ko na rin ang aming bahay, Karine, gamit ang kaunti kong naipon. Sa ngayon ay masaya akong namumuhay at hindi na muling nagpabayad pa upang manugis ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa paglalahad ng aking istorya. Ang inyong masugid na tagapakinig, Hulyo Crisostomo ng Visayas. Wakas.